Meron ditong lugar kung saan dati libingan nung unang panahon dito sa Japan. Gumagawa sila ng maliliit na cave, tapos doon nila nilalagay yung mga patay nila. Sinaunang way nila kung paano nila nililibing yung mga patay. So let's check it. For the entrance fee is 300 yen for adults and 200 yen for students, I guess. So let's go. So ito yung example nung cave. Pati pala dito sa Japan, ganito ang style ng kanilang paglilibing. Dito nila sa loob nililibing. Okay guys, so try natin pasukin itong isang cave na to. At itong cave na to is mapapansin nyo para may bedrock siya. Ayan. Meron din siya sa right side. So tingin ko dalawang patay yung libing dito. Ayan. Tapos ayan, yung pader mayroong mga nakasulat, so hindi naman natin mabasa. Baka yan yung mga istorya nila. Nandito tayo sa loob. Medyo malaki pang kuweba compared sa ibang kuweba na nakita ko. Okay, so puntahan pa natin yung iba. Natin makikita yung tinatawag nilang Hikarigoke, kind of moss. It's named after it appears to emit green light and needs to be blessed with an environment that maintain a certain temperature and humidity. Very rare dito sa lugar na to, kaya siya kinulong dyan, so para ma-preserve siya. Aga kasi ngayon, so parang hindi siya ganun nagre-reflect. Sa camera, hindi siya masyadong kita yung reflection. Pero sa personal, medyo mapapansin nyo na re-reflect nga siya ng green light. Pero sa camera, hindi masyado. Mga itsura nila, kung paano sila nabubuhay at kung ano yung mga kasuotan nila noong unang panahon dito sa lugar na to. Pwede mamili ng mga souvenirs, omiyage, or yung tinatawag nilang souvenir snacks. Uso dito yung sa Japan. May pinunta kang lugar, bumibili sila ng mga souvenir snacks na mimigay nila sa mga co-workers nila.
So guys, umuwi na tayo at maliit lang yung park. So pagpasok mo ng entrance, makikita mo na agad yung 100 cave. So mga 1 to 2 hours lang, pwede mo nang malibot lahat ng parang historical park na yon. So that's all for today and see you next time.